is you, and the world is out reaching for you. We try hard to hold it all in our hands, but it slips through like some drifting sands. But while the tears can be lit on like you, now when forever remember the words from my heart will always be true. Now when forever together and all that I feel is my love for you. The right time was so far away to tell you the things I knew. Now it's clear, this moment we search for, it's here. And counting the years is all I want to do. It's love will until all your fears are gone. What has your past is over now. I'm here with you. I'm here with you. Thank you. Yay! Yeah! Wow, guys! Limuan! Bati ka muna sa ating mga kada. Hello po. Kumusta po kayong lahat, mga kada? Mm-hmm. Ayan. My name is Limo Llanes from Dolores, Quezon. And thank you also to Bob. And of course, Bob Marlon. Ayan, from Batangas naman. Yon. Thank you, Bob Marlon. Lahat ba ng taga-Quezon ganun kumanta? Parang marami pong magaling sa Quezon. Ayun naman, syempre. You should move there muna. Parang doon na ako lilipat, no, Limuel. Baka gumanon na rin ako kumanta. Nakita ko yung style mo, may pa-ganon. Paano mo natutunan? Saan mo natutunan yun? Ikaw lang ba may ganon? Yung lumalayo eh. Siguro po sa kakapanood lang ng ng mga artist. Ayun. May pero style ka. Ito alam ko na, 10 years old ka lang, nagbibideo kay Canada? Yes po. Ganun mahilig po talaga. Mahilig talaga ako kumanta. Ano yung kinakanta mo doon? Na yun yung number one na ikakanta mo sa video, okay? More on Air Supply na po eh, ng bata. Slow rock na slow talaga. Rock na bakit yun napili mo, slow rock? Siguro po, yun po talaga yung uso nung time na yun, nung bata ako. Mm-hmm. Para sa mga may edad po noon. Yun talaga. Pero 10 years old eh. 10 years old, magaling, magaling ka na noon? Hindi po, hindi ko po alam eh. Do you magaling think that helped? Para mag-practice. Kasi alam mo, seryoso ah, mga Pinoy talaga sobrang galing kumanta. Promise. Kasi marami po talaga. I really believe that being practicing, di ba? It really helps. Pero ito, anong meron sa probinsya na sa tingin mo, Limuel, nakaka-contribute to para gumaling lalo ang mga musikero? Kasi yung mga
laking probinsya talaga. Grabe, ang ganda ng boses. May ibang training ba doon? Ibang klaseng training? Siguro po yung ano, pagtatanim. Habang nagtatanim, kumakanta. Ay, paano? Joke lang. Hindi nga, totoo. Sample? Joke lang po. Pero Limuel, ang sabi mo sa amin kanina, hindi ka sumali sa mga singing competition. Never po. Bakit? Anong rason? Sayang once, yung talent. One po. Oh. Once lang. Oh. Tapos hindi mo na tinuloy-tuloy. Oh. Bakit? Hindi pa po siguro time. Hindi pa ready. Hindi pa ready. Mas gusto mo muna mag-focus dito sa gig, sa yes, work. Po. Gusto ko lang malaman kung paano mo napunta sa ganitong... Ito yung nagiging ano mo. Trabaho mo talaga. Diba from 10-year-old na video kay lang, with the family, tapos lucky tayong probinsya. Paano ka naman napunta sa ganito, sa pagkanta singing talaga sa prof? Dahil sa sobrang hilig na nga rin po, before po nagtatrabaho po ako sa... Sa isang department. Oh, yeah, yes. Nagbebenta ako ng... Ako yung kumakanta doon, ng video kay. Ha, that's nice. Tapos may naka-discover po sa akin na musician. So sabi, sali ka dito sa amin. Ganun. Oh! Tapos, tinaray ko po. Ginarap ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Tapos nag-resign ka na doon. Tinuloy-tuloy mo na to. Hanggang sa working abroad. Tapos nag-OFW ka din. Gaano matagal? Years din. Hindi naman po. 7 months in cruise. In Europe. And then, umuwi ka na ng Philippines. Apo. Anong sa tingin mo yung lamang ng mga musikero na galing sa probinsya? Masisipag po mga taga-probinsya eh. Tsaka, alos parehas lang din naman po eh. Same lang. Nasa tao din po talaga. Siguro lang. Lahat naman po, lalo Pilipino. Lahat naman diba? Magagaling. Sabi ko nga eh, ito talaga. Basta Pinoy, magaling kumanta. Pero ano naman ang yung mga challenges, Limuel, na pinagdaanan mo bilang isang musikero na nagsimula naman sa province, diba? Sabi mo nga, nagtrabaho ka pa sa department store, yes, na-discover ka. May mga challenges ka ba? Merong ba discrimination? Dahil nasa taga-province pa tayo. Dahil provincial. Nangyayari po yun. Kasi una-una, dati sa pananamit. Ah, ganun? Before. Okay. Tapos, yung pagbiyahe-biyahe, magkocommute ka. May mga kailangan makapunta dun sa gig ng tamang oras. Hindi ka aabot. Yung mga ganun. Ang dami rin challenges talaga. Kasi hindi ka laki dito, so hindi mo alam kung anong culture meron dito hanggang sa makapag-adapt at adjust ka na lang talaga. Pero eto ha, naku, nag-perform ka sa konserto sa palasyo. Yes po. Anong pakiramdam na dito ka pa nakapag-concert na mapabilang ka dito? Oh, di ba? Napakasarap po sa pakiramdam na humarap po tayo sa mga soldiers na kinantahan ko noon. Sa palasyo. Nakaka-proud ba yung feeling? Ayan o. Proud yun. Ayun o. Yung photo na binahagi ni Limuel. Ito balita namin na ito, Emma. Dahil ano, kanina, di ba, kumanta na siya. Sa pagko-cover ka naman ng mga kanta, katulad ng Bon Jovi. Air Supply, ano ba? At mga iba pa, di ba? Ito, meron kang isang kanta na entitled Nasaan Ka Man. Yes po. Sa'yo ba yun? Yes sarili po. Sarili mong kanta? Original? Sariling kanta na ginawa po ni Mr. Bob Marlon. Mm-hmm. Ayun, yeah. Si Bob Marlon. Tungkol saan naman itong Nasaan Ka Man? May kwento po dyan eh. Kasi kwento mo sa amin. Yung time po na sinulat po ni Bob, buhay pa po nun si Paring Jovit Valdivino. Oh yes. Ayan, naging partner ko rin po siya. So, nag-aagawan kami dyan sa kantang yan. Nasaan ka man ngayon. So, tinuloy ko, dedicate ko na kay Paring Jovit. Nasaan ka man ngayon. Pwede ba makahingi kami ng sample dyan sa mga hindi pa nakakarinig? Ah, sige po. Kahit konting linya lang, Bob. Chorus. Nasaan ka man ngayon, sana'y malaman mo na wala nang papalit sa'yo sa puso ko. Nasaan ka man ngayon, sana'y malaman mo na hindi
yes, mensahe na yun, no? Kanino mo yun dinededicate? Kay parang Jovit. Ang mensahe mo naman sa mga tulad mong artist na mula sa iba't ibang province naman sa Pilipinas, eh, gusto nila din ma-share ang talent na, pero minsan, di ba, nawawala tayo ng encouragement. I-encourage mo kami lahat. Talaga pong wag lang titigil. Dire-diretso lang, wag susuko. Mm-hmm. Yun lang naman ang technique. Patuloy lang. Patuloy lang. Sweet. Diba? Hindi hadlang yung pagiging probensyano. Wala yun. Nasa tao. Wala yun. Nasa tao. Kaya naman, kung wala kang inuurungan dito sa kada umaga, eh, may pa-challenge kami sa'yo. Ako nga. Pwede ba yun? Kung saan, gusto mo yun? Magbibigay kami nitong ano, merong kanta na alam nating lahat, pero ang gagawin mo lang, eh, yung tune niya, gagawin mong tune ng Here I Am, yung slow rock version. Wow. Ready Anong ka ba? Anong kanta yun? Anong kanta? Kantang Bahay Kubo. Bahay Kubo? Kaya ba yun? Kaya na yun, no? Kaya mo kaya ba? Kaya mo? Try po natin. Try natin. Kung paano mo kinanta kanina, ganun yung way ng pagkanta mo, ha? Okay, are you ready? Are you ready? Try. Okay. And music. Sari-sari singkamas at talong. Wow! Sigarilyas at manisitaw bata. Kutani. Patani. Kundol patola upot kalabasan. Yeah. At saka mayroon pang labanos mustasa. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.